Hello po, magandang hapon. Nandito ngayon tayo sa aking kusina. Mayroon kayong nakita dihang tatlong tilapia na yan. Yan, pinatulo ko siya para makuha ang kanyang dugo at sa kanyang katawan. Ayan po. Ipiprito ko yan siya kasi pagkatapos ko niya iprito mamaya, lulutuin ko siya ng escabeche. Ito po ang kanyang panghalo. Mayroon ako ditong bay leaves. Tapos powder na black pepper. Tapos mayroon akong sibuyas, bawang, at saka luto. Ayan, ngayon magprito muna ako. Pipritoin. Ito siya dito. Dito ko siya pipritoin. Ayan po, mag-umpisa na po tayong magprito. Ilagay na natin po ang ating mantika sa ating kawali. Yan po ang ating mantika. Papainitin po natin siya saglit. Yan po, mainit na ang ating mantika. Ilalagay na po natin ang ating isda. Ay, ako. Nangaway pa rin. Ubusin po na sila. Balik tayo natin ang ating cheese. Ayan, andal na ang kanyang andal ang kanyang mukha. Balik, matutukan ko na. Ayan. Matutukan ang ating cheese. Ayan po. Ito ang ating escabeche, may kasama siyang puyo, asukal, at saka suka. Hindi ko po napakita kanina kasi hindi sila magkasya sa aking lagayan. Tapos nandito yung bawang, sibuyas, luya. Wala siyang bell pepper. Tapos ito yung bay leaves at saka brown black pepper. Yan. Lutuin muna natin siya. Pagkatapos niya, tanggalin natin. Pagkatapos, lutuin natin ulit ng magiging escabeche siya. Ayan po, naluto na po siya. Pagkatay na po natin ang apoy. Ayan. Patanggalin na natin. Ayan. Tanggalin po po tayo ng escabeche air soup and salt. Hindi natin siya masyado pa crispy yung ating isda. Ganyan lang po. Dahil itigas po siya. Itigas siya. Itigas siya. Kailangan sobrang crispy. Gisa na natin. Mamaya-maya. Yan po. Dito po tayo magigisa sa aking isang kawali. Medyo malaki-laki. Kasi yung kanina maliit po. Maliit yung kanina. Yan. Dyan po tayo magigisa. Gagawa tayo ng sus ng ating escabeche. Madali lang po siya gawin. Uunahin natin luya. Magluto ko ng escabeche. Ang kanyang ay pahaba. Kanyang mga ricado. Pahaba. Yan. Bawang. Pahaba din. Pahaba din siya. Tapos sibuyas. Yan lang po. Wala siyang wala siyang kamatis at saka bill paper. Ayaw nang alaga po yung kamatis at saka bill paper. Ayaw hindi ko na lang sinaluan. Pero usually may halo ito. Bill paper at saka kamatis. Hindi ko na hinaluan dahil ayaw niya yung amoy. Ayan po, brown na po siya. Brown na siya. Ngayon, na-brown na siya. Sila sa lahat, na-brown na. Sobrang ng bango nila. Ilalagay ko una yung puyo. Ayan po. Puyo ang ilalagay ko una. Ayan. Puyo. Isusunod ko pa. Ayan, suka. Ayan, nandyan na. Suka. Pagkatapos, puyo at saka si suka. Lagyan ko ng
Kunti lang yung toyo niya. Dagdagan ko kunti. Kulang yung toyo na nalagay ko. Ayan po. Ayan. Tapos ilalagyan ko siya ng water. Ayan. Ilalagyan ko siya ng water. Tapos, ilalagay ko si ito. Bilibs at saka si paminta. Ground. Tapos, ang asukal, lalagay ko po. Ayan. Asukal. Tapos, pakuluin ko siya. Pakuluin ko. Nandiyan na siya, si toyo, si asukal, lahat nandiyan na. Ayan. Tamang lasa na siya. Kulang kunti ang kanyang toyo. Dagdagan natin. I-control na lang natin sa ating sarili kung anong kulang. Yan. Tapos yung ang aking ano, ang aking isda kanina ay nilalagyan ko na ng kunting asin. Kasi nati ko siya sa medyo sa gitna. Lagyan ko siya ng ano, ng guhit. Tapos tinunaw na harina. Pampa ano niya, pampalapo. Ayan. Ayan, nag-umpisa na ang kanyang pagkulo. Ilalagay na natin ang ating isda. Ilalagay na natin ang ating isda para mag-umpisa natin siya dyan. Maglambot. Yan ang ating isda. Ayan. Yung isa doon sa likod ang kanyang ulo para di sila maghihirapan. Tapos ito siya dito sa harap. Ayan. Ayan. Palamputin natin siya saglit dyan sa matamis at saka maasim na yan. Palamputin natin siya dyan saglit. Palamputin natin siya dyan. Dapat ito pagkatapos ay meron siyang toppings na yung ano, yung spring onion. E walang spring onion ngayon. Galing ako sa palingki. Hanap ako ng hanap. Ang hirap hanapin. Wala doon. Hirap, hirap hanapin yung wala talaga. Hindi na ako nagpilit. Basta mayroon yan siyang, dapat may kasama yan siyang kompleto dyan. Kamatis, bell pepper, kulay green at saka red. Tapos, hindi ko nilagyan. Pagkatapos, mayroon siyang pang toppings na spring onion. So, yun ang wala sa kanya dyan. Pero pag tutuusin, pang ano lang niya yun. Pang ano lang niya yun, pang paganda lang niya yun. Pero, ito talaga ang kailangan na mayroon siya talagang ingredients na ganito yung nilalagay ko po. Yan po. After a few minutes, baliktarin po natin sila para yung kabila naman ay makasipsip ng tamis at saka alat. Ayan, naluto na po siya. Lagyan po natin siya ng kunting ano, harina para po mag-ano siya, maglapot. Maglapot siya, kunti lang. Kunting-kunti lang. Lagyan natin siya ng harina na naka-ano, naka-baba water para maganda siya. Kikintab. Kikintab siya. Yung masyado makita, no? Mamaya, ipapakita ko ang kintab niya mamaya, pag mababa ko na siya. Yan. Iba kasi itong cellphone kong bago. Hindi ako marunong magpa-zoom. Iba sa isa, yung isa, maganda yung isa. Yan po, luto na po siya. Luto na po siya, lahat nandyan na po, nilalagay ko na po. Ayan po, tapusin po natin siya, patayin natin ang apoy. Ayong pula. Yan. Titingnan natin ang aking nilulutong escabeche. Ito po. Tatlo lang po ito ha, kasi tatlo lang din kami. Ayan. Tapos, ito yung pangatlo. Ayan. Ayan po ang aking nilulutong escabeche. Ayan po.
Ito po ang kanyang sabaw is medyo malapot. Yan, tingnan nyo, malapot siya. Malapot ang kanyang sabaw. Yan po. Yan, ayan po. Lapitan natin ha, para makita ninyo. Yan ang aking nilulutong iskabitsi. Hindi nyo masyado nakita ang aking isda. Diyan. Yan, yan ano natin. Yan. Yan po. Salamat sa pagpunood nyo sa aking pagluluto ng iskabitsi. Ayan po, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan. Si Lutong Bahay Sarap Buhay Juicy TV ay tamsakan, dikitan, mag-subscribe or mag-share po kay Lutong Bahay Sarap Buhay Juicy TV. Thank you for watching mga guys. Thank you very much sa support nyo sa aking live stream at sa aking mga premiere or aking mga videos na mga ina-upload. Thank you very much. I love you all. Bye, bye, bye. May God bless you always. Bye. I love you all. Bye.